it's more on natural acting ka. Kasi ang BO yung parang kung paano ako mag-BO. Project on project. Yes. Tapos mapapabilugan ng boses. Modulation. Modulation and paartihan ng lines. Kung paano mo sinabi. Pagka-dubbing kasi, mas malaki. Why? Kasi ang dubbing, hindi ka lang magpapaganda ng boses kapag gahan mo to ng emosyon, ng acting. Ang layunin ko lang sa buhay ay simple lang. Yun ay suklian ng inyong kabutihan. Hi, this is Kathleen of Voice Over Flowers. Today, I'm gonna be sharing with you yung isa sa mga memorable dubbing projects ko. Isa sa mga highlights ng 2020 hanggang 2021. Kasi ito po yung first dubbing project ko na na-air sa Philippine Television, sa TV5. Isa po itong Thai series. And nagkaroon po ito ng audition noong September 2020. And we started dubbing po ng December 2020 hanggang January or February 2021. And na-air po yung Thai series na ito ng March hanggang July 2021. And yung title po is Padiwarada or The Loyal Wife. So I'd like to thank Mr. Pocholo Gonzalez kasi siya po yung naging way ko. Nagbigay ng opportunity sa akin para makilala ko si Direk Pinky Rebukas na siyang naging director ko rin sa pagdadub ng buong Thai series. So I was given 2 supporting roles. Nagboses po ako kay Brally or Barani and Noy and other extra characters. So isang boses pebebe, isang boses nanay. Aside from that, ako rin yung pinagboses nila dun sa opening ng series. Pero kasi nagsasalita dun ng Padiwarada na ang ibig sabihin ay The Loyal Wife. So, everyday yon. Kasi Mondays to Fridays po yung series na yon nag-air sa TV5. So, everyday, naririnig din yon every opening. I was so happy na nabigyan po ako ng ganitong opportunity. So, thank you so much po. Pinaalam ko rin kung pwedeng mag-shoot, kung pwede mag-record ng behind the scenes nung ginagawa naming dubbing sessions. And they were so kind naman na i-allow ako na mag-shoot, makapag-record ng behind the scenes. So, nadala ko yung itong camera ko, na-shoot ko yung mga ilang dubbing sessions namin. Pero yung sa very first day, sa first dubbing session namin, I've decided na hindi dalhin yung camera ko kasi I was super nervous. Gusto ko mag-focus dun sa sasabihin ni Direk Pinky, dun sa gagawin naming dubbing session. Ayoko muna mag-distract kung nasan yung camera or i-shoot kung ano yung nangyayari. I really wanted to focus lang dun sa gagawin naming dubbing para maayos ko siyang magawa sa first day. And then the second day and the rest of the sessions, na-shoot ko naman mostly. I think may isa or dalawang sessions lang na hindi ko na-shoot kasi nakalimutan ko yung memory card ng camera ko. So, tanga. Ayun, so medyo mahaba. Marami yung clips, marami yung video. So, siguro gagawin natin itong 2 parts or 3 parts. Ayan, sishare ko sa inyo yung behind the scenes ng ginawa naming dubbing sessions for Padiwarada or The Loyal Wife. Isa po itong Thai series. So, let's go! Dito na kami. Audition. Audition time. Ray can't open. Nakabahan ako. Ray can't open. Yung studio. Yung pangyayari ngayon sa mga bata, hindi nila kilala yun. Here's yeah. A studio. Balik niyo si ano, Kuruchan. Yeah. Ayan. 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 Ayan, so big ganito, ang mangyayari, it's more on natural acting ka. Kasi ang BO yung parang kung paano ako mag-BO. Project on project. Yes, mas mapapabilugan ng boses. Modulation. Modulation and paartihan ng lines. Kung paano mo sinabi, kung paano mo deliver. Yun, di ba ganyan ang BO? Hanggat maaari, sexy or hanggat maaari, social ang dating ng boses mo. Pagka-dubbing kasi, mas malaki. Why? Kasi ang dubbing, hindi ka lang magpapaganda ng boses kapag gahan mo to ng emosyon, ng acting. Ang BO kasi yung parang puro, kung sa action, gestures, puro-puro ka lang ganyan, ang dubbing mas malaki. Andyan yung kahit umiiyak yung characters mo, mas dapat mong iiyak yung character sa boses mo. Okay, ito yung picture, ito yung ano niya, yung itsura nung ano mo, nung character. So, kung makikita mo siya, ganyan siya kasimpleng babae. So, parang ako yan. Yeah, parang ako siya. Ako yan. Simple lang siya. Sinong kin? So, sa pag-check ko sa mga videos mo,
Pasagabing siguro, ang babaguhin lang natin sa... Ang babaguhin lang natin sa pag-deliver mo is yung hangin sa dulo. Kunyari, may sabi mo yung Jollibee delivery, gano'n mo. Sabi mo siya. Jollibee delivery. Yung delivery. May gano'n ka. Ah, okay. Pagdabing, Jollibee delivery. Ah, parang okay. It's coming from the module. Yes. Kaya may... Oo. So, the normal, ano lang dito, convo lang to, pag-dubbing. So, yun. Ba't ka kinakabahan? Ikinakabahan! Saka, hindi mo kailangan kabahan or what, bigay mo lang. Yan ba? Sir, sa vlog lang ako makapal, pero pag ako... Nalalamig ako. Analin mo muna siya, next. Normal voice mo na matingin siya ng konti. Yung one up lang siya. Ganun. Ito. Ito normal voice ko. So medyo itaas mo ako. Medyo itataas ko ng ganito. Yan. Ganito. Oh, yan. Ma, hilutin kita, ma. Ganyan. Hinihilot niya. May pagkakataon. For how many years? Mga almost 2 years. So yan na. Start na ng audition. Ito na yung audition script ko. Na-briefing na kami ni Direk Pinky doon sa labas ng booth. Then, observe ko na rin yung character na idadubbing ko for this audition. So, wish me luck. Kailangan ko daw, as per Direk Pinky, kailangan ko umalis muna doon sa VO type of delivery ko. So, kung doon sa VO, medyo may modulated na may hangin. So, ito, tao lang talaga na conversation na lang. Nabibigyang buhay ko yung isang tao. So, hindi to dapat tunog corporate na nagbebenta ako, ma-hard sell, ganun. So, tao lang talaga na kausap. Yung bidang girl, so, hinhinan acting siya. Mahinhin, malumanay. So, ganun din ang acting natin. Woohoo! Para kay Buddha, Dharma, sa monks, kay Papa at Mama. Wala akong Papa at Mama. Ang mga magulang ko ay sina Chokun at Kunin. Mula pa nung bata ako, ginagawa ko na to. Utang ko ang buhay ko sa kanila. Yun ba yun? Sorry. Ang magiging guide niya, para maging guide niya itong gawa natin. Ay, may video! Hi! Charot! Pakialam meron ang camera. Hi! Para kay Buddha, Dharma, sa monks. Kay Mama at Papa. Wala akong Mama at Papa. Ang mga magulang ko ay sina Chow Kun at Kuning. Okay, stretch ko lang siya doon. Wala akong Mama at Papa. Ang mga magulang ko ay sina Chow Kun at Kuning. Mula pa nung bata ako, ginagawa ko na to. Pag may pagkakataon ako, handa ako. Ang layunin ko lang sa buhay ay simple lamang, yun ay kundi ang suklian ng inyong kabutihan. Okay, wow. Yan yung gagawin nating guide for Kat. Ang buhay na puno ng emosyon ay maaring magdala sa iyo sa langit o sa impyerno. Parehong posible. Pero ang pagiging responsable sa buhay ay isa lamang ang direksyon. Ito ay isang bertud. Ang layunin ko lang sa buhay ay simple lang. Yun ay suklian ng inyong kabutihan. Re-review na lang yung mga ni-record kanina na dubbing. Iipunin ni Direk. Super fun. Daming natutunan today. Mga techniques. Kasi yung dubbing talaga yung isa sa mga areas ng voice acting ang gusto kong ma-explore pa. Yeah, this is something new to me. Looking forward to more auditions para ma-practice yung pagda-dubbing. Kailangan po. Oh, tama na! Tama na! Huwag ka lang! Huwag mo siyang patayin! Tama na! Maawa ka sa kanya! Tama na! Parang awa mo na! Huwag mo siyang barilin!
nyo. Di mo